All right, mga kaplastic, and this is me again, Bixu, right back at it again with another review. At ito na naman, meron na naman tayong content about dito sa Eagleman na to. Alam nyo naman, itong Eagleman na to, mas mga kaplastic, which is viral ngayon sa social media. Pag-uusapan natin kasi ang pinag-aawayan dito is trademark. O isang tawagin, sabihin na natin isang parang brand ng isang samahan o ng fraternity na may isang tao na gumamit ng kanilang damit. So paano at kailan nila ito malalaman na kapag ang nagsuot ng damit na ito ay hindi legit na miyembro ng kanilang ano. Kasi ang hirap kasi sa kanila, mga kaplastic, marami kasi mga hindi legit. Pero panoorin natin yung video kung paano nangyari ito bago tayo magsalita ng tungkol pa dito. Suot ko. Philippine Eagle, Philippine, oh. Bawal daw isuot. Sabi ni sir. Sabi mo ako. Eh, hindi dapat, sana sir. Ito lang nagbibinta sa online ito. Kasi bawal sa online kung binibinta sir eh. Bawal yun eh. Eh, kahit sabihin mo ba, bawal yan. Ako, kung magbibidyo daw. Pagtanong ko pa sa akin eh. Ayan, nakasuot ko. Nakasuot ng eagle, hindi naman eagle. Literally, itong eagle na to, hindi ko alam kung anong klaseng samahan to. Kasi ito, itong lalaking rider na food rider ay nagsuot ng isang damit na kung saan ay may logo ng Philippine Eagle. Merong watawat ng Pilipinas and then at the same time may printa siya ng eagle, mga kaplastic. So nagagalait itong lalaking ito na kumuha rin ng video sa kanya kasi nga hindi daw siya miyembro ng Eagle, mga kaplastic. So panoorin natin yung sumunod. Naman sa Eagle. Bakit? Bawal na magsuot ng ganitong ano sa... hindi daw sa bawal. Sabi niyo, hindi daw sa bawal. Nangungulit pa. Nangungulit? Kayo nga itong nalita sa akin dyan eh. Kaya nga, hindi ko nga Eagle, bawal nga yan. Nagtatrabaho ako ng mga ayos, nagkagrab ako. Kaya nga, sigla kayong ano dyan, sasabihin niyo, bawal itong limit ko. Sinabi nga lang kita. O, ilapat sana. Walang nagbibinda sa online ito. Akala ko, Eagle ka kaya kinamayang kita. Ay, hindi ko pala. Eh, di ba, nagtanong ko nga, di ba, kung Eagle ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, Sa online to. Okay, kalma lang. Wala mo masabi siya, sabi masama. Kasi bawal ako. Pero nga, iba't niya, panguparin to. Eh, kasi panguli nga kasi. Panguli nga kasi. Una sa lahat, kasi kaya ito, nagagalait eh. Una, sinabi niya na kung taga-Eagle ka, ang sagot ng lalaki, sa online daw. Eh, pero di natin alam kung ano yung sinabi niya nung una. Pero nung siguro yung second authentication nila, yung parang sabihin na natin yung kung tawagin sa Facebook ay two steps factor, kung nakalusot ka sa pagsuot ng damit ng mga ganyan, and then ang pangalawang method nila para malaman kung legit kang ang miyembro ng Eagle na yan ay kakamayang ka, and then pag nalaman mo kung paano yung handshaking ninyo ay ikaw nga ay isang legit ng isang membro ng isang fraternity, mga kaplastic. At ang nakakainis kasi, mga kaplastic, kung bawal palang suotin yung damit na yan, bakit meron at meron nagbebenta sa online? At kadalasan marami rin kasi ako nakikita dyan sa mga palengke na nagtitinda ng mga damit ng mga hindi lang Eagle eh, mga kaplastic eh. Meron ding nagtitinda ng damit ng TGP, meron din nagtitinda ng damit ng Acro, at kung ano-ano pang mga miyembro na yan na kumakalat sa palengke. So nagagalit sila na na sinusot ng ibang tao na hindi miyembro o lehitimong miyembro ng isang fraternity. Eh bakit sila nagtitinda niyan, 'di ba? So ang nangyayari nagagalait ituloy yung lalaki kasi wala tayong magagawa. Maraming gumagamit niyan kasi una sa lahat privilege yan eh. Once na magsuot ka ng ganyan, re-respetuhin ka ng mga
taong yan, na kung sino man yung makakasalubong mo na kapareho mo ng kabaro mo ng fraternity member. Yan yung ano niyan eh, point of view diyan eh. At ang kagandahan diyan kapag nagsuot ka niyan, ay absuelto ka sa mga kung ano-ano mga bagay na dumadaan sa proseso, ikaw dadaan ka sa shortcut eh. Parang ganoon ang nangyayari diyan. So ayaw nilang nababastos yung kanilang samahan kung hindi daw legit. Pero ang dami nagbebenta sa online ng mga ganyang klaseng damit. Diba? Kung ayon yung nakokolorum kayo ng mga ibang tao ng gumagamit ng inyong brand o ng damit na galing sa samahan ninyo, eh kayo na po mismo ang gumawa ng aksyon na hindi kayo napepekean ng ibang tao. Diba? Oh, ako sa online ko binili to. Kung kayo may-ari ng Eagle, Pilipinas, kayo magbawal. May-ari ng Pilipinas si Eagle daw. 'Di ba? Tama nga naman, may point of view naman 'yung lalaki, pero deep inside tong lalaking ito, alam naman niya sa sarili niya 'yung mga samahan na 'yan eh, fraternity na 'yan eh. Kaya hindi niya maikakaila sa sarili niya na talagang ginamit niya 'yung damit na 'yan para maging absuelto siya sa mga bagay-bagay, 'di ba? Para respetuhin siya ng mga kabaro niya sa tuwing magra-ride siya, makakasalubong niya 'yung mga kapwa 'yan. Mga siya, kolorum, eh, hindi naman siya talagang miyembro. Hindi naman siya dumaan sa proseso ng initiation. Kaya ganun. Oh, wag ka magmumura! Wag ka magmumura! Wag ka magmumura! Ako, nagtatamba ako ng maayos, bigla kayong... Boss ba, inaanala ka sa may customer niya dito. Ay, nagugat nga ako eh, bawal daw. Nagtapang-tapangan yung lalaki, no? Nung pumasok na yung rider. So, yan kasi mga ugali, alam mo yan kasi yung mga ugali ng mga ano eh, mga pratmen eh. Ayaw na ayaw nilang nababastos yung member nila. Galing nilang magprotekta eh, kasi overprotected sila eh, parang mga tuta ba. Pasensya na sa term ko ah, kasi ganun talaga yung nakikita sa mga taong yan. Panorin natin, huwag ako ano pa masabi ko. Mumurahin pa ako? Gusto lang kasi yung magawin kapag-away. Ako sa'yo, ako na ipag-away. Inaano ko lang ninyo ako kasi. Pang-parin na yung damit to. Grabe naman itong mga to. Para lang sa damit, mga ka-plastic. Talagang handa silang mambugbog ng tao. Damit lang yan. Kumbaga, kung ayaw nyo palang na nagagaya kayo ng ibang tao, eh kayong gumawa ng aksyon sa online, iban nyo yun. Eh, ipa-imbestigan nyo yan, di ba? Para hindi kayo na kokolorum ng mga samahan ninyo, di ba? Mura pa, oh. Pulis daw ata. Mong bubunot ng baril, eh, no? Pero ito, mayroon akong nakitang magandang comment dito, mga ka-plastic. Ayon dito sa comment, ha? Meron akong nakitang comment dito na meron siyang punto doon eh, punto for punto. Babae 'yun eh. Tingnan natin ang punto niya. Yan ang hirap sa pagiging bargain ng isang hiliti mong samahan. Kahit sino pwedeng sumali. Tama nga naman, mga ka-plastic. Kahit sino pwedeng sumali. Once na may magtitinda sa palengke sa online, kahit nga yung Acro eh, kahit nga yung Taugaman na bibenta yung kanilang mga damit sa palengke. So kung ayaw nyo napipikian, eh kayong gumawa ng action, kayong magtanggal ng mga panindang ganyan, di ba? Nung isang araw nga din, may nakita akong nakakasuot ng damit na may butterfly print. Sineta ko talaga, hindi naman pala siya membro ng Paro-Paro G. Nawala yung comment ng babae. Teka lang ha. Every Filipino one. Kasi mga meron dito eh, meron akong napansing comment ng babae. Ang ganda ng pagkaka-comment niya eh. Eagle-eagle lang, pero kung I love the bow, so ayan oh. Alang ha ba?
Okay, wala tayong makita. Nasaan na kaya yung comment na yun? Ang galing ng comment na yun eh. Kasi may sinabi siya dun eh, na hindi related sa samahan. Pero meron siyang tinawag dun na RA, mga parang batas-batas ba. Ang sabi niya kasi dun, bawal talagang magsuot ng may... Parang ito yata yun eh. Hindi eh, hindi ito eh. Babae nag-comment. Basta ang sabi niya dun, mga ka-plastic, ay yung sinabi niya doon is mali nga naman yung magsuot ka ng watawat ng Pilipinas, lalo-lalo na nababastos yung national team ng ating bansa. Yun ang sabi niya. And then nasa batas yon na kapag nagsuot ka ng damit na na mga Philippine flag ay may kaukulang parusa yon. Yan ang sabi niya. So, ito kasi yung pinagmamalaki nilang fraternity, mga ka-plastic. Ayan. Tingnan natin. Sabi sa Google, base sa research ko, mga ka-plastic. Ayan. Philippine Eagle Fraternity. The Fraternal Order Eagle, Philippine Eagle, is the firstborn fraternal socio-civic organization in country. It is a movement and idea kindled by the founders to nature with the fire of brotherhood. Ayan, brotherhood daw. Kaya itong what are the benefits of fraternal order eagle? You're getting medical assistance in the valuable emergency medical kasi kapag ito ginamit magagamit mo itong fraternity na to na yan meron silang mga medical assistance na yan. What Wiz, the founder of Philippine Eagle, and si Lorenzo Tolentino, also engineer businessman, is a key founder of Philippine Eagle. He designed the first logo of the movement, Wilson Siwi Chu in Chica. Another engineer businessman is one of the singular founder by the pass-by in the history of the movement. Diba? Si Lorenzo ang pinaka-founder nila. At yun, sabi dito, what the Fraternity Eagles do. Mission statement, the Fraternal Order of Eagle, an international non-profit organization, unites fraternally in the spirit of liberty, truth, justice, equality, to make human equality. Pero tinapaktapakan nila yung taong hindi legit. Kung ayaw nyo na pepeke kayo, di ba? Huwag i-ban nyo agad yung mga nagtitinda, di ba? Imbestigahan ninyo. Huwag kayong ganun na mananakit kayo ng tao para lang sa di ba? Para sa akin, mga ka-plastic, ito kasi, itong moral ng mga ugali ng mga fraternity, ganun talaga. May mga talagang moral na wala sa attitude eh. Kung ayon yung ngayon, yan, nakikita nyo sa picture na ito, yan, yung Lazada na yan. Yan, bentang-benta siya. Dati siyang 199, ngayon 149 na lang. Binebenta na lang ng barato para lang gawing parang ginagawa nilang gate pass itong Philippine Eagle kasi maraming privilege to eh, maraming mga perks na pwedeng gawin kapag pag suot mo to pero hindi ka naman miyembro, di ba? Eh ang nakakalungkot kasi, mga ka-plastic, ang dami-dami ng fraternity dito sa Pilipinas pero wala namang nangyayaring kagandahan, puro palakasan ang nangyayari, di ba? At yun ang nakakayamot kasi bakit kailangan pa ng fraternity eh meron namang Diyos. Oh, di ba? Sabihin na natin na may Diyos naman tayo, Diyos Ama, di ba? Na namamagitan o nangingibabaw sa atin, mga ka-plastic. Pero ang kapangitan kasi, bakit kailangan pa ng mga ganitong prat-prat na yan na nagdi-divide naman ng mga paniniwala at iba-iba mga opinion o iba-iba mga kanilang paniniwala sa buhay. Eh, nang nakakayamot.
At ito, sabi nga ni JBRC to, mali ka Kuya Aguila, sino ka man, at Aguila ay pwedeng gamitin ng kahit sino. Wala namang logo in the Fraternal Order of Eagles si Kuya. O, tama nga naman, wala namang nakita akong logo. Grab rider, wala siyang kasalanan. Ang suot niya ay Philippine Eagle. Imagine may bandera ng Pilipinas. Wala siyang ginawang violation sa Fraternal Order of Eagles dahil walang nga logo ang damit. Proud si Kuya Grab na Pilipino dahil may bandila siya na sa damit. Dapat nga ikatuwa po natin ito, Kuya. Hindi tinuturo sa atin ng mga Agila ang maging siga. O, tama nga naman. Pero ang dami pa rin kupal eh, no? Na porket membro sa lang isang prat-prat. Kaya akala nila eh, mo, nasa top na sila, nasa ibabaw na sila eh. Lakas nilang manlait eh, no? Pag hindi ka membro, minamata ka eh, no? Ginagawa kang ampas lupa. Pero ganun pa man, mga ka-plastic, kung ayon yung napepeke kayo, ang dami-daming nagbebenta ng mga damit ng mga iba't ibang klaseng fraternity na clothing sa mga gilid-gilid. Eh, kung ayon yung naano kayo, nababastos yung mga sama ninyo, eh, kayong gumawa ng aksyon. O, di ba kayong magpatanggal yan, di ba? Ganun lang kasimple, mga ka-plastic. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up, mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.